So, ma'am, ako naman, ang concern ko, Ma'am Girina, oo, Doc Apple, gusto talaga nating tulungan yung financial condition nyo. Kung hindi naman po available ngayon, hingi na lang ako ng mga financial condition. Tingnan natin yung sources of funds. Ano ba, mas malaki ba yung expenses nyo kaysa sa sources of funds? May comparative ba tayo nung mga nakaraan taon? Tapos makita na natin yung mga problem areas, kahit pa paano i-troubleshoot natin with budget at accountant ng probinsya. Actually po, meron rin na dito sa report. Ah, sige. Ang nakikita ko lang po sigurong problema namin na siguro makakatulong kayo ay dun sa medicines and medical supplies namin. Okay. Kasi po parang per quarter namin, 1 year is 3 million. Ang per quarter po namin is almost 900,000. Ang pagdi-dispense po ng medicine, meron din po yung report ng pharmacist natin, inaabot po ng 3 million in a month. Oh. So talagang per quarter kung 800,000 ay napakaliit para sa amin. At wala pa po doon, hindi nakasama sa budget po kasi namin. Pag sinuma mo yon, kung sa PPMP po ilalagay natin yung 3 million, medicines pa lang po talagang shoot na doon sa 3 million kulang pa. Ngayon, ang nakikita ko pong isang problema, yung ating pong laboratory, hindi naman po siya naka-incorporate talaga sa budget. Kaya siya ay lumalabas na sa trust fund namin kukunin ang pag-procure ng aming laboratory and x-ray. Tingin ko po, kasi nung last year, hindi naman po ganun kalaki rin yung income namin sa PhilHealth kasi nga ay pandemic at medyo siguro na delay kasi nga syempre may mga lockdowns. Syempre ang ating laboratory nagpo-procure direct sa supplier para rin kailangan nung mga probable and suspects natin. Siguro yun po yung isang factor na nakita ko kaya lumaki rin siya. Yung PhilHealth collection nyo po, kumusta? Ang PhilHealth collection po namin, meron din po dito, nung 2019 po is 58 and 2020 po is 33 million. Meron pong nakalagay dito. So marami pa pong collectible kayo? As of siguro last week po, parang nagpa-update dun sa mga collectibles namin. Mm-hmm. And then, Sir Kuyek from OMPH, ang inatasan ni Dr. Tan na mag-consolidate ng mga accounts payable ng PhilHealth. At nag-come up po sila sa parang almost 26 million. Laki pa. Parang ganun po, doktora. Lumalabas, may uncollected kang 26 million, 602. Yes po. Di ba? 616. Apo. At hindi pa po kasama dun yung mga COVID packages natin na. Kasi po kanyo yun eh. Ilan yung hindi na pwedeng kolektahin talaga? Kasi sabi ni... May mga na-deny. Wala. Yung sabihin, sa OMPH kasi, sabi ni doktora, mga almost 20 million, talagang denied na. Sa inyo, ilan ang denied? In total, hindi na sinasabi ng PhilHealth na hindi nyo na, hindi na pwedeng kolektahin. Yung lahat po ng mga denied namin, kasi merong binigay sa amin until December 15, naihabol po namin lahat yon. Titingnan lang po namin yung balik. Kung may babalik talaga, doon po namin makikita talaga na siguro meron kami. So hindi kayo hindi nyo sinusurrender yung laban? Hindi po. Laban pa rin. Tapos hindi siya, ma'am, included sa 26 million? Yung denied? Hindi pa po yan kasama doon sa 26 million. Okay. Plus yung claims namin sa COVID patient po. Kasi kwan yun ni manual, hindi po siya electronic po. Mga ilan po, doktora? Ang rough estimate ko po, patient na lang po yung number of patient. Meron po kaming 105 patient na COVID suspect and probable na pumasok po dun sa package ng PhilHealth. Yun po yung aming kan. Magkano ba po? Mahirap pong mag-estimate. Okay. 15. Okay. Okay po. Thank you, doktora. Tulungan natin ang district.